Hi, Paps! Happy Father's Day! Dito ako sa SM Hypermart. Ito mo, para ako nasa jungle na. Tingnan mo yung kinakain ko. I'm going to eat a halo-halo special. Alam ko, may liga sa halo-halo. So, may bagong halo-halo store dito. Halo-halo story ang pangalan niya. 188. Yeah, 188 pesos. May ubi na. Tutunaw na nga yung ubi ko, yun. Yeah, so, medyo masarap siya. Dito ko ngayon sa SM Hypermarket, kumakain. Ngayon, making this video to greet you happy Father's Day. It's a special day. Alam naman natin, once a year lang ito sineselebrate din sa Pilipinas. Yung sa inyo, alam ko, tapos na. So, just wanna say happy Father's Day and greet you, Pap. You know, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Probably narinig mo naman yung story ko na, di ba? Pasalamat ako sa Panginoon na for the past 53 years, God has been faithful to me. And it's not a coincidence, not also not an accident na lumaki ako sa inyo. And kahapon nga, meron kaming men's meeting. So, ang topic ng pastor namin, very young pastor, Master Mike din ang pangalan niya, fatherlessness. So, we are living in an age of a family that doesn't have any father. So, kung meron kang father, passive naman siya. Father naman, lagi namang galit. Iba-iba yung character ng fathers nowadays. So, it's a sad story na ganun ang nangyayari ngayon. A lot of children are growing up without any father. Amen. So, while I was listening, talagang it struck me. Tsaka na growing up pa, no, just to let you know. For the longest time, hindi naman tayo nag-uusap ng masinsina kasi lumaki ako namang wala ka sa buhay ko. And most of my time, I can only recollect only one time ka na sa birthday ko. So, alam ko may picture ko, papadalang kita namin. Nasa dirt pa tayo nun. May balbas ka pa nun. So, growing up, no, pa, wala talaga akong story na masasabi na nagsama na tayo ng matagal. Kasi nga, I can understand na yun talaga yung naging lifestyle ng buhay mo. And isa nga, kinupwento mo nga sa akin, diba? And sometimes there's a sign of regret there when you were sharing that story. Pero I can understand kasi yun yung pinili mong pathway na maging musikero, maging malayo sa amin. And sa course siguro ng buhay mo, yeah, nag-iwalay ka ni Mama, I can understand the story. We don't need naman to repeat the story over and over, pero I can understand. There's always a reason why God allowed things to happen pa, no? So, at my age, naiintindihan ko na siya. So, hindi na siya for me to... Well, sometimes I feel sad. Kasi nga, di ba, growing up, wala talaga akong father na presence, na wala po kayo doon. So, minsan nga, meron ko pala papadala sa iyong video. I hope you would watch it. Talaga pag lagi akong nagse-celebrate ng Father's Day, lagi ko kayo inaalala. Naiyak talaga ako dun. So, mamaya, padala ko sa iyo after this one. Actually, probably yun nga. Baka nga napanood mo na siya. So, yun yung father and son story, no? It's the Hoyts family. So, yung napanood ko yan 10 years ago, talagang na nadala talaga ako sa story niyan. So, kung nakita mo yung father niyan, he won so many marathons para lang yung kanyang anak. Yung anak niya, meron siyang disease sa brain. So, kaya hindi siya makakilos ng maayos. So, unfortunately, napanood ko ulit yung video 3 years ago, Mr. Hoyt passed away na pala. So, grabe yung story na mag-amang yan pa. Talagang ibang klase. And also, no, when I was listening to you, no, pag nagkukwento ka about your dad, you never grew up with your father then, probably. Kapon nga, nagsishare kami, sabi ko, I never grew
knowing my real father. Yun nga yung sharing namin sa table kahapon. And I grew up not with my biological father, which is you. And I'm so blessed din naman na lumaki ako in a family. Kaya lang, growing up, wala rin naman kayo palagi kasi nga, nag-ano kayo, yun, namumuhay po kayo para sa amin. And unfortunately, nagkahiwalay ka ni Ma'am. So, I'm one of those statistics na masasabi natin na was brought up in a broken family. But, alam mo, si God is faithful pa, no? Just to let you know na yung nakilala ko si Jesus in a personal way, hindi siya basta religion talaga pa. It's not just following certain religion not na kinalakyan ko. It's really a personal thing for me pa. So when I started reading the Bible, talagang naintindihan ko ano yung pangako ng Panginoon sa buhay ko. Na-realize ko na ito yung plano niya sa buhay ko, hindi ko man maintindihan. Pero eventually paano, growing up, since 1996, yung nakilala ko si Jesus, I started reading the Bible lang talaga almost daily. And then, hindi ko talaga sa'yo ma-explain no, paano nakikiusap sa akin ng Panginoon. So, nakikiusap sa akin talaga sa salita niya. So, naintindihan ko na mahal niya ako, na hindi niya ako pinabayaan. Na, sabi nga dun sa Bible sa Psalm, na, even though your father and mother abandoned you, I will never forsake you. So, yun yung pangako na dinadala ko until now. Na minsan, alam mo, nalulungkot pa rin naman ako eh. Diba ako, hindi ba lung? Maski nga sa bahay naman, maski doon ako nagre-rent, nakikisama ako kay mami, pero I'm not really part of them. Hindi talaga eh. Kaya ngayon naman, hindi na ako masyado pang nung araw yung bata-bata, oh, hindi ako ano kung gano'n. Hindi na eh, kasi matanda na tayo, diba? Matanda na ako. Naintindihan ko na I have a heavenly father pa, na alam ko hindi mo naman ako na alagaan ng bata, naintindihan ko po kayo. And then please pa, no, I hope you understand, huwag nyo na ako masyadong problemahin. Kasi pag nagsasalita kayo minsan, parang nalulungkot pa nga ako sa inyo kasi parang you're full of regrets. Pero you cannot, no, we cannot go back na sa past pa. You have to move on na with your life. Be happy na with mama. Mahalin mo siya, mahalin ka niya. And then si Aileen naman nandiyan dyan. Kaya lang nga, nalulungkot ako, hindi ka man lang niya madalaw. Ang lagi mo sinasabi, busy siya. At the end of the day pa, we cannot be busy. Alam mo, minsan nga, ako nga, di ba, pasensya ka na ako, medyo suplado ako minsan. Kaya lang, minsan talagang nag-a-adjust pa ako talaga. Alam ko, you're making time to call me. I really appreciate it pa. And pasensya ka na minsan, suplado. Alam mo na, duro, dahil wala asawa. Di ba? So, sabi ko nga sa'yo pa, nagpapa make me sane is my cats. Okay? Minsan, di ba, maski kinakamot ako niya, kinakagat ako, mahal ko yung mga pusa ko. So yun lang pa, just wanna greet you, happy Father's Day. And I hope na makilala mo talaga si Jesus pa, no? Hindi lang sa isipan, pero sa puso din, na makilala mo siya in a personal way. Please do not think na you are responsible for me. I'm old na po pa. Huwag na po niyo akong problemahin. Please take care of your health. Ayusin niyo rin po yung sarili niyo dyan. Huwag niyo po pabayaan yung sarili niyo. Tsaka mag-enjoy lang po talaga kayo ng life niyo pa. Please enjoy there. Pero pa, alam mo, praying ko kay God na God bless me, I'll visit you there. And then pag God would bless me even more, I'll buy a house for you. Okay? Huwag niyo na masyadong isipin, nagre-regret ka dahil wala kayo ng napundar in the past. Hindi po kayo nag-isa. There's so many rin po na kagaya niyo. Ganyan din po kanilang naging status sa buhay. Pero pa, I need you to be happy. Happy with your relationship with God, with Lord Jesus. Every day, pray to Him kasi He's the only one who can save you. He's the only one who can save us. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, Heavenly Father, except through Him. No one goes through anything. It's only through Jesus Christ pa. I hope you could make time to read the Bible pa. Hindi siya sinulat just full of stories. It is written by human beings for us to read. Okay pa, it's for us to read. The Bible is really written for us. I hope we would make time to read the Bible. That's why binigyan ko po kayo ng Bible. It's hand-printed, good for you and Aileen. And I hope you will make time to read it. Pa, I love you very much. Happy Father's Day. Ikakain ko na lang kayo itong sumptuous ube. Halo-halo, alam ko, favorite mo to. Pero pagbalik mo rito, I hope there will be time na madalang kita ng ube dyan. Okay, gawa lang tayo ube dyan. Nang halo-halo. God bless you again pa. Have a wonderful Father's Day. Bye.